Maligayang pagbabalik, mga kabirada. Sa bidyong ito ay ating pag-uusapan ang 15 na nakakamanghang katotohanan tungkol sa Yanson Group Abbas Company. Ngunit bago yan, kung ngayon ka palang nakabisita sa aking channel at di ka pa nakasubscribe, ay subscribe mo na yan at i-click mo na rin ang bell para updated ka sa Kabirada TV. Lahat ng ito ay iyong mapapanood dito mismo sa channel na ito. Ang Yanson Group of Bus Companies o YGBC na kilala sa mga series bus nito ay nakakuha ng atensyon ng pambansa at panrehiyong media kamakailan para sa mga pagsisikap nito sa pagtulong sa pamahalaan sa panahon ng COVID-19 pandemic. Narito ang mga bagay na dapat mong malaman tungkol sa Yanson Group of Bus Company o YGBC. Number 1. Ito ang pinakamalaking bus fleet sa Southeast Asia. Ang YGBC ay mahigit sa 4,800 bus na tumatakbo sa Pilipinas. Ang YGBC ang pinakamalaki at pinakamalawak na bus operator sa Timog Silangang Asya. Number 2. Ito ay pag-aari at pinamamahalaan ng pamilya. Ang kumpanya ay tinatag noong 1968 ni Ricardo B. Yanson at ang kanyang asawang si Olivia Villaflores Yanson. Sa kabila ng corporate setup nito, ang YGBC ay pagmamayari at pinamamahalaan lamang ng pamilya Yanson, kung saan ang pinakaugat nito ay matatagpuan mula sa Bacolod City, Pilipinas. Ito ay kasalukuyang pinamumunuan ng CEO na si Sir Leo Ray Yanson o LRY. Number 3. Ito ay nagsimula sa isang nag-iisang 14-seaters. Lingid sa kaalaman ng marami, nagsimula ang multi-corporation bus fleet ng transportation business nito sa isang nag-iisang 14-seaters na jeepney. Desisyon ng mag-asawa na mag-iba-iba sa isang maliit na linya ng bus sa isang palingki o mga lansangan na puno ng Ford Fieras. Number 4. Ito ay Luzon, Visayas, Mindanao o Luz Biminda Operations. Ang 4,800 bus nito ay nagsisilbi sa isla ng Negros, Panay, Cebu, Bohol, Samarliti, Mindanao at Batangas City. Number 5. Siris ang nakababatang kapatid ni Ricardo Yanson at Balyakar ang unang ruta nito. Ang kanilang unang fleet ng mga jeepney ay naglalakbay mula sa Bacolod City, Valladolid patungo La Carlota na ruta, na mas kilala na ngayon sa tawag na Balyakar. Ngayon ay tinukoy sa amin ang series liner at ipinangalan sa nakababatang kapatid ni Ricardo. Number 6. Ang YGBC ang pinakamalaking transport company sa Pilipinas. Sa taong 1981, ang Yanson Group of Bus Company o YGBC ay nakikipagsapalaran sa Mindanao. At doon nila nabili ang Fortune Express at Bachelor Express, na ang kumpanyang ito ay parehong nakabase sa Cagayan de Oro City. Noong 2005, binili ng conglomerate ang Lilian Express at ang kapatid na kumpanyang Mirimi Express at naging dominanteng kumpanya ng transit sa isla ng Mindanao. Nagpatuloy sila sa pagbili ng ilang kumpanya at sa kabuuan ay nakapagtatag ng 8 mga subsidiary ng bus na may 15 sangay sa buong bansa. Ang YGBC ay binubuo ng mga kumpanya upang mabisang pamahalaan ang mga ruta nito sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ay kung paano ang Yanson Group of Bus Company na kalaunan ay naging nangingibabaw na bus company sa halos buong grupo ng isla sa Visayas at Mindanao. Number 7. Ang YGBC ay may 18,000 na empleyado. Ito ay upang ganap na mapatakbo ang libu-libong bus nito. Ang mga operasyon nila ay estimated na. Ang YGBC ay gumagamit ng humigit kumulang 18,000 na empleyado sa mga pambansang operasyon nito. Number 8. 700,000 pasahero araw-araw. Ito ang bilang ng mga pasahero na pinaglilingkuran ng fleet ng mga bus nila araw-araw. Number 9. Una ang kaligtasan ng pasahero, state of the arts bus.
Sa mga tuntunin ng kaligtasan, ang Yanson Group of Bus Companies o YGBC ay nag-i-integrate din ng mga dashboard camera sa kanilang mga bus. Pinili nila ang Transcend bilang kanilang partner na nagbigay sa kanilang DriveBru 100 device. Ang mga device na ito ay may kakayahang mag-record ng mga dekalidad na video kahit na hindi ikonikta ang mga device ng mga sasakyan. Ang pagsasama ng kamera sa mga bus ay nalutas ang ilang mga insidente tulad ng mga pagtatalo sa pagitan ng mga pasahero at konduktor. Maaari rin nilang subaybayan ang mga pasahero sakaling magkaroon ng insidente ng pagnanakaw at nagbibigay daan sa mga tagapamahala at laging mapangasiwaan ang mga pasahero upang masiguro ang isang ligtas na paglalakbay. Number 10, Ceres Football Club. Ang multi-awarded Ceres Negros Football Club ay tinatag noong 2012 dahil sa pagmamahal ni Leo Ray Yanson sa laro. Ito ay isang Filipino professional football club na nakabase sa Bacolod, Negros Occidental na nagtatapos sa Philippines Football League. Number 11, Manalo bilang isang taga-suporta. Habang ang iba ay nagmumura laban sa gobyerno, tahimik na nagtrabaho ang YGBC sa background upang magbigay ng transportasyon sa mga opisyal at manlalaro ng Southeast Asian Games noong 2019. Number 12, nagbibigay si LRY ng wash plate ng mga frontliner. Bilang tugon sa pandemya ng COVID-19, ang Yanson Group of Bus Company ay kilala rin ng Office of the President at Department of Transportation sa pagtulong sa gobyerno at sa ating bansa na labanan ang COVID-19. Ang YGBC ay patuloy na nag-aalok ng mga unit ng bus ng libre para sa mga frontliners na itinaya ang kanilang buhay upang labanan ang digmaan laban sa novel coronavirus. Nag-deploy sila ng 167 bus units para manghatid ng mga frontliner sa panahon ng enhanced community quarantine na ipinataw sa bansa. Handa kaming tumulong sa mga kapwa Pilipino sa panahon ng pandaigdigang krisis sa kalusugan, sabi ni Leo Ray Yanson, CEO at presidente ng YGBC. Number 13, ang pagsunod sa new normal. Bilang paghahanda para sa new normal, bawat isa sa series buses ay nilagyan ng mga mahalagang disinfection at nire-retrofit upang mag-subscribe sa mga bagong alituntunin sa pampublikong transportasyon. Gaya ng itinakda ng Interagency Task Force o IATF sa COVID-19 pandemic. Number 14, taus-pusong suporta ni Olivia Villaflores Yanson o OBY sa mga frontliners. Ang Yanson Matriarchs na si Olivia ay isa ring profesional na nurse. Upang matulungan ang kanyang asawa, nagsasagawa siya ng mga tungkulin tulad ng pamamahala sa pananalapi at pagtikit sa mga unang araw ng operasyon nito. Habang lumalaki ang grupo, pinangasiwaan ni Olivia ang mga administrative operation at pamamahala sa mga empleyado ng grupo. Sa edad na 85 taong gulang, patuloy na nagsisilbi si OBY o Olivia Villaflores Yanson bilang isang corporate secretary. Upang protektahan ang interes ng mga empleyado nito at matiyak na ang mga halaga ng kumpanya ay napanatili. Bilang tugon sa pandaigdigang pandemya, ang Balyaca Transit Incorporated o BTI, ang inang kumpanya ng YGBC, ay nagpaabot ng mga bus sa pamahalaang lungsod sa Visayas at Mindanao upang maghatid ng mga frontliners. Gayon din ng iba pang mahahalagang manggagawa. Ito ay isang mahirap na oras para sa ating mga frontliners habang karamihan sa mga tao ay nasa kanilang mga tahanan. Ang mga medikal na tauhan ay nanganganib ang kanilang buhay sa krisis na ito, sabi ni Ma'am Olivia Villaflores Yanson o OBY. Number 15, ang YGBC ay nakipagtulungan sa Pilipinas Shell Petroleum Corporation para magsilbi sa mga frontliners. Ang Shell ay nagbibigay ng libreng gasolina at merinda para sa mga driver ng bus na naglilingkod sa armada ng bus na nagsisilbi sa mga frontliner. Kapit kamay tayo sa Yanson Group of Bus Companies sa pagharap sa pagsubok ng kinakaharap sa ating bansa. Ito ay sinabi ng Pilipinas Shell Corporation sa isang hiwalay na pahayag. Mga kabirada,
Ang Yanson Group, a bus company, YGBC, ay higit pa sa isang kumpanya ng transportasyon. Paulit-ulit nitong ipinakita na hindi lang ito isang ordinaryong kumpanya ng transportasyon. Ito ay isang kalipunan ng pamumuno batay sa pangako sa serbisyo ng mga Pilipino araw-araw. Ikaw, kabirada, ano ang masasabi mo sa kumpanyang ito? Gusto naming malaman ang iyong opinyon para sabay-sabay tayong makapaghatid ng impormasyon sa ating mga manunood. Kaya feel free to comment down below. Hanggang dito na lang at sana ay inyong nagustuhan. At kung nakakulay pula pa ang subscribe button sa baba, ay di ka pa nakasubscribe. Kaya pindutin mo lang yan tulad nito. Maraming salamat, kabirada. At abangan ang ating susunod na biradahan. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kabirada. Maraming salamat po. Babayu!